You can now listen to DZRJ 810 AM from all over the world through Radio Garden. Step 1, go to the App Store. Step 2, download Radio Garden. Step 3, wait for the app to plant seeds. Step 4, search for DZRJ 810 AM. Remember, it's free on all mobile devices. This is a DZRJ editorial. The Philippines is leading in lower numbers of COVID-19 cases, with cases staying low. In a summary of selected countries... Hanggang sa nakita po yung tulis, bumulot ng baril. Kung may kulang na pagbubulot ng baril, dapat pinalo sa akin, dito malo, sa ulong ano, sa ulo ako tinamaan. Ano po kaya ang pagkaramdam ng mga mismong biktima na susumbo sa amin? Malas lang talaga ng nalibiktima. At magpakita na ang tulis na mukhang kapre. On Bulbo, tagapagtanggol ang labi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isubong mo kay Bulbo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpang-abuso ay lahat tumutubi. On Bulbo, tagapagtanggol ang labi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isubong mo kay Bulbo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpang-abuso ay lahat tumutubi. Sinimulan ni Ate Aline at ni Kuya Moon. Programa na binuo nilang dalawa na poon. Mga krimen at anomalya ay lahat baon. Walang witness lahat na so we never acted like a goon. To ang unang sumbungan na bayan, di mo nakakilangan. Kung mag-alilangan, handang-handa kang tulungan. Hanggat ikay nasa tama at wala sa kamali. At siya ang nagsiting kamay na pwedeng-pwede hawakan. Na wala na sandali at muling nagbabalik. Isinama ang anak sa pwersa na parang nitig. Pinapakilala ang kanyang anak na malupit. Old Bulbo ang pangalan, siya ang bago natin kakambi. Old Bulbo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Bulbo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpang-abuso ay lahat tumutubi. Old Bulbo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Bulbo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpang-abuso ay lahat tumutubi. Alright! Hello! Magandang-magandang araw sa ating lahat. Ito na, 3 o'clock habit na po. Isumbong mo kay Tulpo na. Ngayon po ay araw ng Martes, October 6, 2020. Ako po si Aline Ferrer. At ako naman po si Bon Tulfo, ang inyong kakampi. Abangan nyo kami lagi dito sa DZRJ 810 AM. At kasama ko po ulit, of course, ay Ate Aline, ang aking partner. And si Kuya Mon, wala po siya ngayon. So, hindi naman na naman. Meron pa siya inaayos partner eh. Kaya sayang, ano pa naman ngayon? Elderly week pa naman ngayon. Wala tayo. Yun, hindi tayo pasok dyan, partner. Kaya nga eh, tapos wala po, tiyempo pang wala si Kuya Mon. Ayun. Oo. Ayan, isang oras mo tayo kayo. Oo. Isang oras mo tayo, wag po kayong bibitaw. At kayo po'y tumutok lamang sa amin. May mga aksyon at sumbong na naman po tayo dito. Na baka humaka-relate kayo o baka mainis kayo. May mga ganyan po, mamaya ang tabayanan. At pwede ko kayong mga sumali ha sa aming programa. Pwede ko kayong makichat dito sa aming Facebook account. At pwede rin ho kayong mag-text. Babasahin po namin ang inyong mga mensahe, pagbate, at mga komento, ano po, mga suggestions. Ayan, unahin ko na ibatiin ang aking kuya, Larry. Happy, happy birthday. Ayun, happy birthday. Ayan. Ano? At yung ating mga hotline pa, partner, ano po yung mga hotline mo dyan? Saan tayo mapapanood? Ayan. Magpapanood tayo sa facebook.com, DZRJ810AM, RJ News PH sa YouTube, at sa Radyo Bandido. Ayan. You can also watch us sa Sky Cable Channel 224 at Digital TV Plus Boxes Channel 25 naman po. Para po sa inyong kaalaman po lahat yan, na patuloy pa rin kaming hinahanap dun sa dati naming istasyon. Wala na po. Iba na po ang makapapakinggan nyo
Doon sa oras namin dating alauna, wala na po kami doon. At narito na nga po tayo sa Radyo Bandido. Ayun. At sige, mamaya po tapo ko natin mga sumbong ngayong araw na ito. Kung kayo po ay, ito si partner Rabon, medyo may konting gigil doon sa isang kaso natin. Dahil supposedly, tutulungan niya, hahawakan niya isang kasong yan. Malamang ko, napanood niya sa kabilang programa. Mamaya ako, may komento lang ko, may sasabihin lang ko si partner Rabon tungkol dyan. Yung sinasabi yung nag-viral daw na video. Ano ba, bakit nag-viral? Sige, mamaya ho. Si Bon ho, magkukwento to nungkol dyan. Kung ano ho yan, mamaya, tabayanan nyo. At samantala, isa pang sumbong natin, OFW. Kababayan ho nating domestic helper dyan ho sa bansang Kuwait. Abay, sobra-sobra na po. 2 years lamang ho ang kontrata, pero 4 na taon na po siyang nananatili sa Kuwait. Ayaw daw po siyang payagan ng kanyang ina. Sige, mamaya, tabayanan natin ang sumbong. At ang aksyon na ginawa ho ng ating palatuntunan. Ayan. At meron pang isa partner, isang manggagawa sa paggawaan daw ng sardinas ito, partner. Mm-hmm. Aksidente itong ating kababayan, pero parang pinabayaan daw ng kanyang agency. Nabalian ng hita. So, nag-undergo ng operasyon. Marami mga pangailangan ito ngayong pang-medical, pero parang hindi na daw tinutulungan ni agency. Mamaya alamin ho natin paano na aksidente, bakit na aksidente, at kung anong agency itong tinutukoy po natin. Ha? Ayan, sige. Mamaya ho yan, ang tabay nga na. Alright, sabanggit ko partner, Elderly Week ngayon. Ngayon ay binibigyang papuri at papugay at ating mga lolo at lola. Yeah. Mabuhay! Actually, ayaw ko na nga ulitin kung gaano nakatagal ang isumpong mo kay Tulfo kasi... parang yung gusto kong sabihin na, lola ako ng isumpong mo kay Tulfo. Ang mga wala naman po akong sinasabi pong gano'n. Bigla nagkaroon ng po ako po, lola ha. At ayoko pa maging lola. Ayoko pa. Hindi ba pwede. At saka si partner sa ating mga ano, for the record, siya ay only 40 plus years old. Ayan. Yeah. Huwag yun, alamin ko ilan yung plus. Basta yung basta plus. Ngayon na mag-plus. Si Kuya mo sana babatiin natin eh. Magpapablow out sana tayo eh. Dahil kaya tingnan mo, hindi nag-attend partner. Tapos bigla na wala, nag-disappear. Bigla na wala. Hindi ako sasama, alin ah. Ayoko. Busy ako. Sinempo. Bakit kahapon? Hindi siya busy kahapon, ngayon siya busy. Actually, partner, di ba dapat dalawa lang tayo? Bigla kayo kahapon. Bakit biglang nagpakita? Ngayon talagang... Ala, baka naisip niya, baka naisip niya bukas na lang kung hindi sasali kasi every week. At binabati po natin ang mga followers natin, yung mga nakatutok sa atin ng mga senior citizens. So, ayun. Ikaw, partner, may lola at lola ka pa, di ba? Well, si Lola Karing. Yeah. Lola Karing. Hi, Lola Karing. Sana napapanood din tayo. Hi, Lola. Yes, yun po si yan po ang mother ng Tulfo Brothers. Mga Tulfo. Tulfo Brothers. Ayun, marami po kasi sila, yan. Kung bakit sila matatapang at tao dahil kay Lola Karing. Kay Lola. Pero yun ang pinakamatapang sa kanila. Yan ang matapang. Ang iyong lolo naman ay nasa heaven na, di ba? Yes, yung original na Tulfo. The original Rabon Tulfo Senior partner, mga kababayan, wala na talaga siya. Talagang 1985 pa. 1985? Hindi mo na siya inabot? Inabot pa. 1985. Kasi sinungaling naman ako kung sinabi ko, hindi ko na nabutan eh, 88 ako. Hindi siya naman iniwala sabihin, sinungaling to. So na ano ka pa, nakandong ka pa ni Lolo? Nakandong ka o napalo ka ni Lolo?
Kaya nag hindi, never akong pinalo eh. Nung, siya ang nagbigay actually partner. Oh, trivia, siya ang nagbigay ng pangalang Ramon sa akin. Pero pa kay Kuya Mon, siya rin nagbigay sa akin. Ramon Tulfo the third kasi. Kaya the third. Kaya sabi ko upon na lang para hindi magulo. Yeah. Oh, so mother side naman, may pemi lolo to, wala ka pa ba? Wala na. Deceased na. Before, way, way back before I was born. Ako rin, sa both side din, wala na rin akong lolo at lola. Pero ang nanay ko, oh, mother! Siyempre, elder me. Mother, Aling Delia. Happy elderly week. Blood ka naman dyan. Happy elderly week. Siyempre, iba pa rin tayo naglalamig sa mga mother. Ano? Siyempre. Oo, alam mo, saka, mahalagang mahalaga sila partner sa buhay natin. Kasi ang laking bagay. Kasi iba, matanda na daw, wala na daw pakinabang, wala nang silbi. Hindi, di ba? Hindi, gano'n. Actually, partner, nung nasa Japan ako, I went there for, nagkano naman, may work ako doon eh. Nakita ko kung paano pangalagaan ng mga ng bansang Japan, yung kultura nila, mga LPP nila. Hindi naman sa ano, kung mag-aayon nila walang silbi, ultimo sila, kunwari may matatanda na, they work as yung respeto, at saka yung ano, ayaw nila na nababakante. Ibig sabihin, pumunta ka na sila. Yes, KFC. Makita mo sila ang mga clerk, sila ang mga they are the cleaners. Makita mo talaga na nagtatrabaho. Eh, hindi sa pinagtatrabaho. Paano ba yan? No. Sila mismo. Nagustuhan din nila. Nagustuhan nila kesa nga naman na maging pabigat sila sa gobyerno nila. Bibigyan sila ng pension. Ayaw nila, hindi sila sanay. They might as well die working than just sitting around them. May mga ganun din dito naman sa Pilipinas, partner eh. May mga ganun din naman tayo mga lolo at lola. Ayaw nung nasa bahay na, alas sa bahay na lang. Gusto pa rin nila yung nagtatrabaho, kahit na retired na. Gagawa sila kasi lalo daw silang magkakasakit pagka walang ginagawa. Tama, partner. Kadalasan kasi ang nangyayari sa kanila pag wala ng work. Pag hindi sanay yun, namamatay silang bigla. Mas gusto nila na gumagalaw-galaw sila na nagtatrabaho kaysa yung ano. Kaya mortality rate ng ano, di ba? Ng Japan. Mahahaba ang buhay ng mga nila in general. Kaya sana dito din sa atin, yung mga senior citizen natin, bigyan pa rin natin. I-employ pa rin, di ba partner? I-employ pa rin, bigyan pa rin sila ng trabaho. May alam ko may ibang munisipyo, ibang bayan na binibigyan pa rin silang importansya, binibigyan pa rin sila ng trabaho. Yes. Oo. Actually, parte na nakakatuwa nga lang dyan. Yung kadalasan naman kasi sa kultura natin, ng mga lolo, lola, nag-aalaga. Di ba? Well, biktima yung nanay ko dyan dahil kami magkapatid, may hindi kami magpaalaga ng apo. Kapala kay lola. Actually, ano yung partner eh? Gusto rin kasi nila yan kaysa ipaalaga sa iba yung apo nila. Mas gusto nila sila mag-aalaga. Okay, diba? That's right. Mas ano nila, mas gamay nila, sabi nga yung si ano. Actually, mas mahal nga nila yung mga apo nila kaysa anak nila eh. Diba? Ganun. The grandmothers and grandfathers are the worst spoilers in the world. Correct ka dyan. Oo. Ay. Kaya ayun, maligayang araw po sa ating mga senior, kaya itong mga senior citizen natin, parte umaangal eh. Gusto nila lang magprotesta dahil daw, di ba, ngayong pandemya, bawal lumabas ang mga senior citizen. Parang bakit naman daw? Ano ba naman, kukulong lang ba? Kinukulong daw sila? Ayan. Dapat nga matuwa pa nga sila at ano eh, na nandun lang sila sa bahay pero kadalasan talaga ayaw, talagang di mo, nag-aalaga. I think siguro yung that stems from ayaw nila na mawalan sila ng yung silbi. Silbi, correct. Ayaw nila. Kasi ayaw all their life, para all their life nagtatrabaho sila. Tapos bigla ka silbi mo. Yun. Iba talaga pero, yung may toka ka sa society. Pero hiling nila partner, ngayon daw payagan naman daw silang lumabas. Makakain man lang daw sa restaurant.
makapunta man lang daw sa mall o sa beach. Tama naman. Ayoko naman daw sila. Porkit ba ba daw matanda? Bawal. Eh, malakas pa naman sila. Hindi pa naman daw sila upugod-pugod. Hindi pa naman sila naka-wheelchair. Oh. Pero nga dyan, di ba? Ang lalakas pa ng katawan, nagbo-boxing pa. Oh. Nagma-martial arts pa. Nagma-martial arts pa. Oh. Di ba? Ano sabi niyo dyan? Ano masasabi niyo dyan? Iba class. Tapos may mga lola naman na talaga namang yung nagbumurang kamati. Talaga naman na Japan. Mga balisado pa. Mga bata pa, oo. Diba? Ayan. Kaya ho, isang buong linggong ito ang ating pagbati. Actually, hindi ko alam kung isang linggo lang o isang buwan yan. Yung isang buwan yata, international yan. Yes. International Elderly Month. Pero sa atin, week lang. Elderly week lang. So, elderly most week lang. Elderly week. Kaya, kung pwede, pwede ilibre sa mall, kain, di ba? Why not? Wala ba tayong partner na wala rin gaya elderly week? Dapat di ba discount tayo? Wala ba tayo nun? Wala nga, meron naman yata. Ano sa inyo, sa mall? Kung mo sa shopping ka, may discount. Hindi, 20%. Oo. Yan, ini-enjoy nila yung mga discount. Yung iba kasi ginagawa, kinukuha yung ganyan, kinukuha, mm-hmm. Tapos pinapakita ko, hindi yung ginagawa eh. Naano ko, nagigilty ako dahil parang gagamitin mo para sa sarili mo. That at least, of course, si yung mother ko magbigay, okay. Pero ako, yung... Hindi. sa mga pagkain, sa mga gamot, yung mga gano'n, o. Biro mo. 20%. Anyway, yeah. Sige. Yeah. Sige, ayan ho, mga lola, pumutok kayo sa amin, ha? Lalo ko iba habang ngayon nasa bahay, kung ano man na inyong ginagawa dyan, huwag ko kayong bibitaw sa amin na programa. Alright? Sige, partner. At ano ba, unahin na natin ba yung sumbong, yung case, yung pinanggigigilan mo? Sige, partner. Naman, para at least madiscuss na, mahaba-habang diskusyon yun, partner, eh. Oh, kasi partner, di ba itong mga kaibigan, kahapon yun, partner, no? Pinalabas sa kabila. Kahapon yes, yun? Kahapon, pinalabas po sa kabila. Ano? At the sad thing is, partner, I was supposed to go to Nueva Ecija. Pero teka, paano nagsimula yan, partner? Di ba? Nakita mo yung kaso na yan dahil viral. Paano ba yung kwento nag-viral mo? Nag-viral siya doon, mga kaibigan, nag-viral siya. Ngayon, may nag-comment ng name ko. Personal kong pangalan talaga. So ngayon, ang ginawa ko, tinawagan ko ngayon yung tao. And yun na, kinuwento sa akin ni Mary Jane Rubio, yung ini-interview kahapon doon sa Kwan. And partner, napansin ko. Programa ni Rafi Tulfo, Pinalabas kahapon sa kabila. Hindi ko ito replay, hindi namin nire-replay. Pinag-uusapan lang kasi. Kaya namin pinag-uusapan doon dahil ako nakakuha ng kaso na yun nung una, mga kababayan. Yun na nangyari doon. May mga interviews pa nga ako and may mga pictures sa mga sumusubaybay sa atin sa page. Yun, pinost ko pa. At medyo semi-semi nag-viral din yun. Yung pagpapost ko na yun. So nakausap ko yung pinsan, si Mary Jane Rubio. Actually, yung biktima, ang pangalan ng biktima ay si Philip Valiega. Philip. Si Philip Valiega. At kinuwento sa amin. Pipit-bingi sa partner, no? Pipit-bingi. And ewan ko kung may video clip si... Meron. Angel Viola. Oo. Sige, pakita nga, Viola, yung usapan namin. Para alam nila. Sige, narito po yung video. Panoorin mo. Yeah, sige. Ah,
Partner, yun. Yun si ang, Philip. Si Philip yung naka-blue. Yung naka-blue at saka pink na shorts. Yan si Philip. Ngayon, tumawag ako pa. Yes. Tumawag ngayon ako dun sa, ano, sa kanyang, sinagsiyan ng video, si Mary Jane Rubio. Ngayon, sabi kong ganun sa kanya, nagpaano pa siya ng paunlak eh. Interview ko pa siya eh. I don't know kung may clip si Viola, kung may clip siya, hindi ko alam kung na-save niya yung ano, or na-edit niya yung clip. Meron din tayo yung Viola, di ba? Interview ni Bon. Yan sa kay Mary Jane. Meron ba tayo kung sige, paki-ano ka, para at least marinig ng mga kababayan natin kung anong nag-iusapan namin. Pinabili lang daw po yun ng alak. Tapos, nung pagkabigay po nung sukle, kulang daw. Di nung nausisa daw po na kulang, sinundan pa dun sa may tindahan. Dun na nga po pinumpronta. Ano ba yun? Nag-iinom na ba sila nung Jerry Leal na to? Nag-iinom na sila nung panahon na yun? O... Opo. Ah, nakainom na siya. Kainuman din daw po nung una. Pati po yung pinsan ko na yon. Okay. Tapos nung akong pinabili ulit, hindi na po siya umupo ulit. Yung pinsan ko po, hindi na siya bumili. Eh, hindi na siya umupo ulit na mag-inom. Pero, tapos ganun naman nga po'y ginawa. Nakakala, ninakawan siya ng sukle. Magkano naman itong pinag-uusapan nating sukle? Kwan daw po yun eh. 500 daw po yung pinadalang pera. Tapos yun daw pong ibinalik na sukle, parang 300 na lang. Oh, magkano ang kulang? Kulang daw po yata so, ng 70. 70 pesos. 70 pesos para bugbugin mo yun. Galit na galit yung nagutos. Yun yung nakaitim kanina, no, partner? Ah, yung kumpronta. Kumpronta sa kanya. Oo, nakaitim. Nagalit dahil nga kulang daw na 70 pesos. 500 pesos yun eh. Nagpapili ng alak, kulang na 70 pesos. Ayun, sinampal niya. Sinampal, sinuntok. Nung bagsak na, sa kanya sinipa ulit. Sinipa niya pa, sorry. Hindi niya pala sinipa ulit, sinipa niya. Ayun. Ang nakakapang ano dyan dito, partner, nung nakausap ko kasi sila, humingi ng tulong sa'yo, di ba? Humingi ng tulong sa'yo. Justisya daw. Justisya daw, ganyan, ganito, ganyan. Ewan ko kung may clip yata si ano dyan, si Viola with regards to that. Dalawa daw yung ano, yung clip na yun eh. Mm-hmm. Ewan ko. Sige nga, yung panawagan. Okay, isa pa. Hindi, buti sana kung yung sinampal niya, tama na, okay na eh. Pero ang problema, talagang sinipa niya pa nung bagsak na eh. Doon ako parang na, ano eh, nanlumo, yung sinuntok niya, bumagsak, tapos sinipa niya pa, yun akong nanggigigil ako eh. Ako nga sabi ko, grabe naman yung tao na to. Nga po ang nakakatakot eh, yung sinipa pa niya sa ulo. Kaya hindi, kailangan talaga nating mapasuri na maayos, hindi pwedeng basta-bastang ganun lang. Kasi sumasakit-sakit pa nga daw po yung ulo hanggang ngayon. Ay, naku, hindi pwede yan. Kaya nga ganito, ang isumbong mo ay to, i-handle na lang po namin yung kaso ni Philip Baliega. Asan na si Jerry ngayon? Nasaan siya? Nandyan lang? Hindi naman nagtatapos? Kahapon daw po, umuwi sa kanila. Hindi lang po namin alam ngayon kasi ala naman po kaming makagbabalitaan. Pinablatter nyo na ba? Babalik po mamaya sa may police station kasi po kulang po yung mga dala para maihabla po siya eh. Bali ganito, kung meron mang magano, huwag muna kayong magpapareglo at huwag muna kayong magpapakaso para titingnan natin kung anong pinakamaganda dyan kasi hindi pwedeng basta slight physical injury lang yan eh. Ang sabi daw po na niya sa barangay, 7,000 daw po ibibigay niya, tapos magbibigay pa daw po siya ulit ng 7,000 na pang CT scan, tapos pang gamutan pa daw po ng isang buwan. Yun daw po yung offer niya, hindi daw po 7,000 lang. Kung ano gusto ako makausap nung tito mo, po, sir. Pwede niyo po akong tawagan anytime. Yun. So, ang hiling ipagamot yung biktima, no? Kasi grabe yata ang tinamos, laging sa ulo niya. Actually, partner, hindi nga sila humiling. Nag-offer itong si Jerry ng 7,000 plus another 7,000 for the CT scan and stuff, and then 1 month daw nagamutan. Okay. Ngayon, so, okay, sabi ko, sige, ganito na lang. Ko-coordinate ko sa papa-coordinate ko kayo through the office
At yun nga, partner, tinawagan mo si sa NBI. Okay. NBI, handa natin sila sa NBI partner para doon sa pagkasampa ng kaso. Siyempre, kung gusto mo ng hustisya, dapat kasungan. Oo, so, inabala ko yung mga... Yes. Inabala ko yung mga tao dyan sa NBI, Cabanatuan City, dahil sa Nueva Ecija nangyari yung partner, ano? Right, at tinawagan ko pa si Agent Pedro Roque, yung hepe ng NBI Cabanatuan, at saka si Agent Eddie Gutierrez. At yun nga, at tutulungan nila itong biktima, sabi. Oh, actually, ang recommendation pa nga, di ba, ang NBI na magsasabi kung, or I'm sorry, re-recommend na doon sa, yun, na medical legal. Kinoordinate ko yan at... kahapon dapat yung partner. Kahapon. And I was supposed to go there. Eh, of course, elderly week. Eh, masunodin ako eh sa the elders ko, of course. Yeah, kasi... So, sumunod kasi nakatatanda sa'yo. Oh. Sabihin ko kanina, tatanda ako sumunod. Anyway. So, sumunod ka na, wag lang pumunta doon. Iko-coordinate natin mabuti para mabigyan ng tamang aksyon. Yun, tamang aksyon. Yun nga lang, nung umaga, ito mga babayan, meron ako mga, I will post this doon mamaya sa ating page. Pagdating ng umaga, bigla nagsalita itong si Mary Jane sa akin na parang, sir, paano yung panggastos namin? Yung kagad ng buhat niya sa akin. Uh-huh. Sabi ko, hindi ko coordinate nga kita now. Kung anong kailangan mong tulong dyan na financial, ako, ipaano mo lang, ipa-assess, pa-compute, at ipadadalan ng kanamin ng opisina para makagal ako ka. Hmm. 19 niya, wala nga silang pera. Yung tatay nga, tumawag pa ako dun sa, what do you call this, sa cellphone ng aking bahay. So sabi ko, umayag ako ngayon, nagtataka ako after nung tinanggihan ko sila. Mm-hmm. Tinanggihan ko sila. Bigla sila tumawag sa akin itong ano, Mary Jane, nagte-text. Sabi kong ganun, uy, ano na nangyari? Sabi kong ganun. Pagtatawag, kinakausapin daw sila ng Tulfo. Mm. Uy, hindi ba ako yun? ikaw na nga yun, di ba dapat? Oo. Hindi, Tulfo po. Sabi ng ganun. Sabi ko, si Turbo, sabi ko, gano'n, iba't gano'n? Hindi sabi ko, okay, kung ano, di, bahala na kayo sa kaso na yan. Sabi ko, eh, hindi na namin kayo matutunungan. Iko-call off ko na yung ating NBI appointment. Naantay pa naman sila kahapon doon dahil sabi ko nga, asikasuhin maigi. Ko po. Pala hindi na, oo. Ay, kasi siguro gusto nilang matibi, maganon, makwan. Eh, anyway, hindi ko naman alam ano. Basta ang sabi nila, gusto daw nila doon nga sa kabila. Hindi sabi ko, Rafi. Okay, Rafi. Kaya ang Rafi. Sabi ko, sige, okay. Now, when I was watching that, may nag-comment eh. Nakakaano pa nga yung comment, naayos na. Sabing ganun. So I watched the video. Kung titignan yung mga kaibigan, 3 minutes 55, nagagalit si idol ninyo, idol ng bakit. Nagagalit siya dahil ang nangyari, di umano na yung 14,000 pesos na offer, okay, pakinggan mo mabuti, sa 14,000 pesos na offer, naging 40,000 pesos na ang hinihingi. Ah. Sabi nga niya, alam ko ba, dahil gabi nga ni Rafi today, sa akin kasi ayaw ko nang ginagamit yun yung programa eh, para makahingi ng pesos. Okay? I just want to make it clear. Okay? Ganun-ganun ba siya eh? Yung 40,000, naging 40 na. 40,000. Eh, ang nangyayari, parang nakikipag-areglo sila. Eh, ang gusto nga natin, makulong yung tao. Mm-hmm. Yun ang pinakamabigat dyan. Yun ang hindi maganda dun. Yun. Kaya nga sabi ko, yun ang sabi ko, ano ba naman yan? Yan ang hindi lahat na nagva-viral pala, partner. Eh, mga anis pa, hindi pala lahat. Oh, hindi rin lahat ay totoo. Diba? Pwede rin fake yun. Oh, hindi kasi parang ang nangyari, biro mo yan, binibigyan ka ng 14,000 ngayon, malaban-laban, yung Jerry Leal mismo, yung nambugbog. Eh, sir, ang nangyari, oh, hinihingihan ako ng 40,000. Eh, bakit ganun? Ayun. Yun lang po, nakakalungkot dyan kasi gagamitin mo yung programa para magkapera,
Siyempre, lahat po ng Tulfo, hindi po po pwede yan. Hindi, ma, hindi papayag. Diba? Of course. Sa amin, kay Idol Rafi, hindi rin papayag po yan. Okay. Kaya, yun lang po yung... Eh, paano na yung hustisya na hinahabol nila ngayon? Eh, ang masama niyan, partner, uulitin ko, huwag niyong gagamitin yung programa para makikipag-areglo kayo. Kasi ang ginawa nila, nagsumbong na kami kay Tulpo. Paano ngayon yan? Eh, siyempre, ang gusto kaya ka ngayon nagsumbung dahil gusto mo nang makamit ng hustisya. Oo nga. Eh, ang ginawa nila, hindi, mas lakihan mo, kundi yari ka. Which is diba? Wrong. Mali yun. So, diba? Yun ako yung napag-usapan lang natin dahil nga... Ito yung napag-usap. Oo, kasi parang hakasama rin ang loob yung mga nagpo-complain sa atin, di ba? Kung magagamit tayo, ganoon din kay Idol Rati, ayaw din yung nila ng mga ganyang sistema. Ito nga ang problema, ito, mabati ko na rin si Nikas. Oh. Itong si Caps, ito, maganda yung comment niya. Ano yun ang akala kasi nila, bibigyan sila ni Sir Rafi ng pera. Yeah. Kasi nung sinabi ko na kung ano yung kigastusin nyo dyan, i-reimburse na lang. Hindi, iba pa lang nasa isip nila. Yun. Cash na ibibigay. Hindi nangyari dahil nga tinulungan lang din sila magsampa. Sa totoo lang, kung tutusin nga, parang gusto ko bang tulungan mag papasok natin sa foundation natin. Yes. Wala. Nawala na tayo ng kumbaga... Gana. Sa gana, nawala tayo ng papel. Kasi gusto nila sa iba eh. Wala namang problema eh. Kaya nangyari, umaasam-asam siguro sila ng baka bigyan sila ng house and lot. Kay Willie kayo pupunta. Wala. Anyway. Lilinawin lang natin sa lahat po naman nagsusumbong. Kung sa isumbong mo kay Tulfo kayo, dito sa amin kay Ramon Tulfo. Kung kay Idol Rafi, di kay Idol Rafi, kayo Action, Rafi Tulfo in Action. Meron din dito. Meron din kay Tutok Tulfo. Naklaro, hindi po pwedeng lahat pupuntahan ninyo. Isa-isa lang, ha? Isa-isa lang. Pumili lang kayo na kita. Kasi pag hindi na kontento doon sa isa, lilipat sa kabila. Alam mo, may mga ganun. Alam mo, sa totoo lang, partner, ito hindi naman sa binubuhat ko itong bangko nitong ating programa. May mga text messages ako na hindi sumasagot si Rafi Tulfo in Action sa dami. Napupunta sa atin yung iba. Yun. Sa dami mo nung kaso talaga. Totoo naman ho yun. Dagsa ho ang complainan sa mga humihingi ng tulong sa Rafi Tulfo in Action. Kayong iba hindi makarating na doon, dito na lang sa amin nagpupunta. At siguro naman, nasa-satisfied naman sa atin. Nasa-satisfied naman bukas atin. Bukas naman ang aming pintina. Ito mga tiri-reklamo. Kahit second choice lang. Okay na. Okay basta lang yun. Makatulong pa. Makatulong, yun ang priority. Hindi naman tayo showbiz partner. Hindi tayo nagpapaligtahan. Hindi tayo nagpapaligtahan, partner. Hindi tayo showbiz. Isa talagang tulong lang. Iba kasi showbiz sa tulong. Pare-pareho lang mo yan. Pare-pareho lang ko ng mga Tulfo kung saan nyo gusto, it's your choice. Tama. Yeah. Alright. Yeah. Yeah. Okay. At magbe-break muna tayo sa tali, partner. At sa pagbalik ko, itong ating munang mga sumbong mga pagbalik natin. At syempre, papasalamatan muna natin ang ating mga sponsors. Ang oras po muna natin ay alas 3:34. Babalik po kami. Pagpagtanggol ng napi, ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutubi. Tulfo, pagpagtanggol ng napi, ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutubi. Sinimulan ni Ate Aline at ni Kuya Mon, programa na binuo nilang dalawa na buon. Mga krimen at anumalya ay lahat baon. Walang imbis, lahat masok. We never acted like a goon. To ang unang sumbungan na bayan, di mo nakahilangan. Kung mag-alitlangan, handang-handa kang tulungan. Hanggat ikay nasa tama at wala sa kamali. At siya ang nagsiting kamay na pwedeng-pwede hawakan na wala na sandali. At muling nagbabalik, isinama ang anak sa pwersa na parang nitig. Pinapakilala ang kanyang anak na malupit. Tulfo ang pangalan, siya ang bago natin kakamit. Tulfo,
nagpapatanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isang pungok, itulfo siyang bahalang kumanti. Ang mga mapang-abuso ay lahat tumutubo. Hey, Tulfo, nagpapatanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isang pungok, itulfo siyang bahalang kumanti. Ang mga mapang-abuso ay lahat tumutubi. Watch Sal's Panel O every Tuesday from 5 p.m. to 6 p.m. on Radio Bandido TV, seen on Sky Cable Channel 224 and TV Plus Boxes and Digital Free-to-Air Channel 29, also heard on DZRJ at 10 a.m. Secretary Sal Panelo and co-host Pia Morato and other surprise guests will keep you informed about the latest news, local and foreign, discuss their views on current and pressing events, and dissect commentaries of various burning issues of the day and provide legal and social insights on a wide range of topics. You can also watch Sal's Panel O on Facebook/DZRJ810AM and subscribe and like and watch on YouTube, RJ News PH. Inapi ka ba? Isumbong mo kay Tulfo. Mapapakinggan at mapapanood sa Radyo Bandido TV, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Papakinggan sa DZRJ 810 AM at panoorin din sa inyong mga TV Plus at Channel 224 ng Sky Cable. Isabay nyo rin sa Baby, I'm home! Happiest ako kapag listo at ganado siyang kumain. Happy and healthy siya sa NutriChunks. Recommended by my vet. NutriChunks is the only one with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and fortified pa with essential nutrients that help keep him strong, healthy, and happy. Listo ganado sa NutriChunks. All right, tayo na ba, partner? Yes, partner. Good afternoon ulit. Ginugulat ako eh. Nagbabalik na po tayo dito sa ating palatuntunang isang mumu kay Tulfo. Siyempre, oras na natin ay alas 3:37. Ayun. At para po ay nariyan pa rin kayo at nakatutok pa rin po sa amin sa isang mumu kay Tulfo. Ayan. Eh, meron naman tayong safety reminder. Yeah. Alam niyo ba ang bawal at masama ang pagtatanim ng mga puno o mga halamang matataas ang tubo malapit sa linya ng kuryente? Ito ay nakakapinsala sa mga nasa paligid nito at maaari din itong maapektuhan ang daloy ng kuryente patungo sa mga kabahayan. Ang mahuhuling lumalabag dito ay may karampatang parusa tulad ng pagkakakulong ng hanggang 12 taon at hindi bababa sa 50,000 pesos. Makipagtulungan upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong lugar at saan man sa banta. Isang paalala mula sa NGCP. Alright, thank you NGCP. Dako tayo dito sa sumbong ni Ate Teresita sa gala ng Navota City Partner. Ang kanyang mister ay nagtatrabaho sa isang pagawaan ng sardinas. Mm-hmm. Yes. Kaya lang under agency siya, under ng Reyna Manpower Services. Yes. Ang trabaho doon ni nitong si Kuya Jesse Tambio ay ano daw yung naghihila ng mga banyera na may mga lamang isda. Okay. Magagawing sardinas. Eh ang kaso partner na aksidente itong si Jesse noong August 17. Kung paano, narito, pakinggan ho natin ang sumbong ni Teresita. Idudulog ko po yung sa asawa ko sa akin. Nadisgrasya siya sa trabaho. Eh, nabalian siya ng buto sa hita, inoperahan. Nilagyan siya ng bakal. Noong August 17, nabagsakan siya ng paleta. O yun, naghihila po siya ng mga isdas na nakabanyera. 13 paleta po yung bumagsak sa kanya. Anong nangyari sa kanya? Nabalian ng buto sa hita.
Yun, na-opera na po. So, anong sinagot ng agency niya? Yung bakal po, tsaka yung iba niyang gamot. Ano yung gusto mo pang mangyari? Kasi, nung nasa ospital pa yung asawa ko, natanong ko yung tungkol sa sahod niya, kung tuloy ba. Eh, ang salita nila sa akin, tsaka na namin pag-usapan, paglabas. Kasi unahin daw yung bakal. Yun. Yun mo, 13 paleta, partner. Bumagsak sa kanya. Oh, tinamaan yung kita ni Jesse. Oh, di bali. At yan naman ay nilagyan daw ng bakal yung kanyang legs, yung kanyang kita. At naoperahan nga dyan sa isang malaking hospital dito sa Quezon City. Ang problema lang, well, tumulong naman daw si agency. Sila sumagot ng bakal, mga ganyan, mga ibang pangailangan sa ospital. Ang tanong ngayon ni ate, paano naman daw yung sweldo? Diba dapat ang ano doon ay tuloy-tuloy yung sweldo? Kasi na-aksidente habang isinasagawa ang trabaho. August yun nangyari, sabi ni ate Teresita, wala daw natatanggap na tulong o sweldo itong kanyang asawa mula dito sa agency. Ay. Okay. Kaya naman tinawagan natin ang agency at syempre ay gusto niyang hilingin na maliban doon sa pagtulong nila sa ospital, sana ay tinutulungan pa rin sila doon sa mga future na pagpapagamot pa at yung ngayong pangkain, pambili pa ng gamot na sana ay magmula dito sa agency. Narito po ang panawagan. Paglabas namin, nagtanong ako kung ano pong plano ng agency. Ang sagot naman nila sa akin, ano pang gusto nyo? Nagamot na yung asawa mo. Sana ituloy nila yung kagaya po nung naka-admit asawa ko. Dapat po sana sumasahod pa rin kahit papaano. Kasi gaya niya, nangupahan po kami. Lumabas ang asawa ko nung walang-wala kami. Kahit piso, hindi kami nagkapera. Yung bang tulong po sa amin, panimula. Kailan daw siya pwede magtrabaho? Matagal pa raw po yung gamutan na yun. Reyna, One Power Services Corporation. Sana po tulungan niyo po kami. Disgrasya po yung nangyari. Wala po akong sinisisi. Pero sana po, hindi pa po kaya ng asawa ko magtrabaho. Hindi rin ako makapagtrabaho. Dahil kailangan ko pa siyang bantayan. Yun, totoo naman. Aksidente, walang may kagustuhan, partner. Yeah. Diba? Tsaka dapat, sa totoo lang ah, itong mga ganitong kaso, paulit-ulit na to eh. Yes. Hindi na, dapat, yan eh, sa totoo lang, mga employer, ito, meron naman akong mensahe sa inyo. Eh kung kayo ay pinagsisilbihan naman ng mabuti ng inyong mga empleyado, eh dapat correct naman, ibigyan nyo naman ng maganda-gandang ano. Kunwari, gaya yan, nagka-problema. Eh, diretsuhin mo na yung tunong. Huwag mo na ito, gagawin ko lang to. Tapos yung iba, hindi na. Oh, alam nyo na naman ang batas. Pahala ka na. Pero ganun din ah. Yun naman sa mga partner. Hindi. Yeah. Lubusin mo na kung tutulong ka. Lubusin mo na. Na meron namang batas tungkol dyan. Eh. Diba? Ayan. Na nakikita nyo po dun sa video kanina, yung itsura po ni Jesse. Para na siyang si Iron Man. Oo nga. May bakal na siya dun sa kanyang legs. At siyempre, hindi lang basta ganun yon. May mga gamutan pang gagawin. May operahan ulit, tatanggalin ulit yun. Yung mga ganun mga, tas mga gamot, kasi in pain. Eh, tinawagan natin itong Reyna Manpower Services para alamin bakit ganun. At ba't hindi na, ba't parang pinabayaan na nila itong kanilang empleyado. Nakausap natin partner si Evelyn Espinosa. Narito po yung bahagi ng pag-uusap. O, ano pa bang maitutulong nyo dito? Kung ma'am, tinatawagan kasi naman siya ko tinitext siya na pinupupunta siya sa office ng agency. Ngayon po, hindi po pumupunta sa amin. Tapos tinext ko yan siya kung anong kailangan niyang tulong na pwedeng ibigay ng company. Ano mo na yung sweldo nito, dapat tuloy-tuloy. Yan nga po, ma'am, hindi kasi siya ma'am pumupunta dito sa ano sa company. Kasi August 17 siya na aksidente. Nakasweldo pa ba siya noon? So, ako ma'am, kasi hinihingo sa kanya yung ano ma'am, yung record na galing sa hospital. Oo. Na yung kung ilang days yung binigay ng doktor. Oo. Ganun po para ma-share namin yung kailangan nila.
Well, etchos charing talaga itong si Evelyn Espinosa, partner, di ba? Kung tutulong ka, iba't kailangan kayo pa ang tawagan. Dapat sila yung correct mismong kumagkusa. Kusa. Diba? Sabi niya, nag-aantay daw siya ng tawag. Hindi siya mag... Hindi, muna, hindi sila kailangan tawagan, partner. Dahil alam nila yan. Alam nila, dapat si mga silang nag-update eh. Oh, kumusta na ba yung trabador natin? Buhay pa ba? Oo, may pagkain pa, may gamot pa ba? Ganon. May gamot pa ba? Dapat ganon. Kunting, alam nyo sa totoo lang, kulang, hindi, kulang na tayo sa ano eh, kapwa-tao. Kapwa-tao, puro negosyo na lang, puro pera na lang, eh, wala nang kapwa-tao. Pagpapayaman, puro ganon na lang. Puro pagpapayaman. O, hindi, wala nang silbi yan. Tatapon na natin, ayamo siya. Eh, wala nang silbi sa pagkakit, iba't may kayaman dyan eh. Ganun ba yun? Gastos lang yan, gastos lang yan. Ganun, di ba? Oo. Kaya ginigito natin dito sa agency na dapat ay bigyan ng ayuda ito kasi walang beneficyo partner eh. Eh dapat lahat ay magaling sa kanila. Di ba? Sige, narito ba po ang pahayag kay Evelyn? Ito ba may beneficyo ba to? May SSS ba to? May PhilHealth? May Pag-ibig? Bali wala po silang SS ma'am kasi extra po sila. Bali kahit wala po silang SS, ginastosan po sila ng company tsaka agency ko. Hinihingian ko sila ma'am ng SS, ang pelat ng Pag-ibig. Ayaw po nilang magbibigay kasi takot sila na makaltasan. Obligahin niyo para kasi protection niyo 'yan, protection din nila, mm-hmm, 'di ba? Ganito na lang, kay compute niyo yung magkano yung sweldo na dapat niyang makuha para may pambili naman ng mga gamot tsaka pangailangan. Wala naman problema yan, ma'am. Ang kailangan lang po na kasi namin, ang pumunta nga sila dito sa office. Oh, si Mrs. ang papupuntahin ko. Sino ba hanapin? Ako na po, kasi sasamahan ko sila sa opisina po kasi, mami. Yun. So, pinapunta natin doon si Ate Teresita para makipag-usap, para isubmit yung medical abstract sa partner. Saka i-compute yes yung days ng kailangang bayaran dito kay Jesse. Kumbaga yung short, pina-assess na natin lahat-lahat. Assess na natin. Oo, lahat-lahat. Oo, tsaka kailangan malaman hanggang kailan na hindi siya pwede magtrabaho, kailangan bayaran pa rin. Tuloy-tuloy dapat yung sweldo. Tama. Na, in-assure naman tayo na sige. At bahala si agency sa dito kay Jesse. Yes. So, pa-follow up natin yan. Alamin natin kung sumunod nga itong agency dun sa usapan na yan. Babalitaan tayo ni Ate Teresita pagkatapos nila mag-usap to. Okay. Alright. Mm-hmm. Itong susunod natin kaso partner, OFW na naman, your favorite. Yun. Partner, meron pala. Excuse me. Speaking of OFW, ano, meron tayong isang repat case. Hmm. Yun dun sa ano, yung naalala mo yung sa China. Eh, yes. May mga hindi lang isa nagtanong sa akin, medyo marami na din sila. Kung kumbaga, pag sumuko ba na nag-surrender yung OFW gaya nung sa case ng mother, na doon sa China nga, eh, kailangan pambayaran yung ano, yung penalty? Kailangan penalty, eh, no? Kailangan sa atin kasi ganun yung batas natin. Pagpabayaran siya. Kung sa, baka sa China, ganun din. Si sumuko, TNT pala yan. TNT, no? Yes, so sumuko siya. Oh. So may mga penalties na kailangan bayaran niya. Iba nga, sa ibang bansa, kinukulong pa nga eh. Kinukulong muna. Yes. Anyway, ito na mga kaso natin sa Kuwait, ito partner, sa Kuwait. Okay, yes. Sabi mo nga ng mga taga-probinsa, sa Kuwait. Sa Kuwait. Kuwait. Si Sobaina Misgar ay 4 taon nang nasa Kuwait partner bilang isang domestic helper. Aba, sobra-sobra na. Kasi 2 years lang talaga partner ng kontrata dapat eh, ng isang OFW. Pero sumobra na itong si Sobaina. Sige nga, pakinggan natin ang sumbong ng kanyang pinsan na si Dang. Narito po. May 4 years na po siya sa Kuwait. Tapos hindi po siya pinapauwian ng amo. Ang nasakla pa doon is ano po, hindi binibigay yung tahod. May 3 years na. Opo, ubos din na po siya. Nanay-head na matay. Hindi rin siya nakawi at hindi nakapadala ng pera. So nakikiusap naman siya ngayon na gusto na niyang umuwi dahil ang tatay naman niya is
may sakit na, ganun pa rin, binabaliwala din ng amo. Naibigay lang ng amo niya na sahod niya 6 months. At nangako ang amo niya na tatapusin daw ang kanyang ikama. O pagkatapos ng ikama, So ngayon, nagpapalam naman palagi yung bata. Hindi ba daw makaka-uwi kasi kaya sa walang flight, kasi maraming reason ang amo niya. Gustong-gusto na niya umuwi, pati po yung agency niya, tinitix niya, tinichap siya ng agency, hanggang doon lang. Tinatanong lang kung ilang buwan ang sahod na hindi nakuha. Tapos, ganun pa rin. Wala pa. Ayon dito kaya dang partner, mabait naman daw yung employer. Hindi siya minamaltrato, hindi sinasaktan itong si Subayna. Problema lang. Sabi nga eh, pasintabi po sa mga Ilocano, may pagkakuripot itong Kuwaiti na ito. yung kanyang amo. Pero mo, ilang buwan? Ilang buwan hindi siya pinapasweldo? Tapos inuutangan pa daw siya. Inuutangan pa itong si Subayna. Wala na siya inuutangan pa. Inuutangan pa. O tapos puro pakiusap na ma-extend pa si Subayna doon. Kasi siguro, wala siya ibang mahahanap na kasabay na iba katulad na nitong si Subayna. Pero siyempre, bigyan mo rin ng break, di ba partner? Of course. Break. Pagpahingahin mo rin muna. Pagpahingahin. Tama naman. Kasi 4 na taon na namatayan ng nanay, hindi nakauwi. O ngayon, right. Tapos na rin yung kontrata, gusto na umuwi, ayaw pa rin siyang ayos kasuhin yung kanyang exit visa. Ipahingan pa muna natin ang pagpapatuloy na sumbong ni Ate Dang. Pero ilang buwan yung sahod na hindi nakuha? Ilang buwan? Nasa 3 years na po na may utang pa yung amo niya na 450 dinars. Ganyan po kasaklap ang nasa ni Dubai na misyal sa kanyang employer. First time po niya pumunta ng Kuwait. Pero mabait ba naman ito? Hindi niya maltrato? Hindi naman po. Mauga-uke naman po yung amo niya. Hindi naman siya sinasaktan. Open din naman siya sa Facebook, sa social media. Open naman siya. Ang problema lang yung sahod. Tsaka ayaw siya pa uwiin. Yes, kahit anong problema nila sa probinsya, tulad ng pagkamatay ng kanyang ina, nipiso, hindi nakapadala kasi hindi binigyan ng sahod. Yun. Fila International Agency Partner ang nagpadala kay Subayna sa Kuwait. Kaya tinawagan natin kasi itong si Ate Dang, kamag-anak ni Subayna, lumapit na daw ito noon sa OWA pero wala rin daw nangyari. Lagi rin daw nilang tinatawagan itong Pila International Agency, hindi rin daw sumasagot sa kanila. Kaya tayo ang sumubok na makipag-usap dito sa agency niya at nakausap natin si Grace Balukan. Narito po. Ganito po yun, ma'am. Nung bago nag-lockdown, ma'am, dapat pa-uwi na po si worker, ma'am. Kinuha po ng taga-embassy, ma'am, sa ACNO, ma'am. Dinala po siya ng ACNO. Nung naabutan po ng lockdown, ma'am, pinapili po si worker kung mag-stay siya sa embassy or babalik siya sa employer niya hanggang babalik po yung biyahe ng Kuwait. So ngayon, ang pinili po ni worker, ma'am, is doon muna daw siya po sa employer niya habang naghihintay po siya ng flight niya. Okay. So ngayon, nag-message po si worker sa amin sa messenger po ng PhilQ. In-inform na rin po namin yung FRE namin doon, ma'am, kung ano na po ang status ni worker, kung kailan po ang uwi niya. So pag mag-open na po yun, ma'am, agad-agad po siya bilhan ng ticket, ma'am, ng employer niya, ma'am, kasama na po yung mga sahod niya, ma'am. Hindi naman po papayag yung ACNO na uuwi po yung worker, ma'am, na hindi po nakuha lahat po ng kukunin yung worker. Dapat, di ba partner? Tama naman yun. Hindi po pwedeng babiyahe na walang dalang pera, walang sweldo. Dapat kolektahin natin ang sweldo. Tama. Ano daw eh, marami daw eh, maraming utang pa. Tapos ilang buwan ang pagkakasabi dito, parang halos 1 taon yung utang nitong employer na hindi binayaran dito kay Subayna. So trabaho siya ng trabaho, wala sweldo. Mm. Ha? So makaka-uwi naman daw sabi. Kaya lang, kasi di ba partner, wala pa tayong commercial flight ngayon. So mag-aantay kung kailan magkaroon ng biyahe. Kasi tapos na tayo dun sa repatriation nirescue yung mga Filipino workers natin doon. Right. Tapos na yun. So ito si ate ay waiting.
sa pagpapauwi dito sa kanya. Narito po po ang bahagi. Opo. Ang kami ng employer niya, ma'am, is November, pauwiin po si worker saka po ibigay ang sahod niya. Nakausap ko po, sabi ko kay worker if agree po siya doon. Okay naman daw, ma'am, kasi mahirap daw ngayon mag-ano ng ticket. So, in-inform ko rin yung FRE namin doon, ma'am, si Miss Baybon po, yung secretary doon, at saka yung manager niya, kausap ko po si Intergasi kagabi. Ang sabi nila, ma'am, na-report na po nila sa Amala, ma'am, para tawagan po ng taga-Amala yung employer regarding po doon at makausap nila si worker na talaga daw si worker is agree doon sa November po ang uwi niya. Sure na yun, November? Oo, yun ang sabi ni worker, ma'am. Plus, makukuha niya lahat ng utang ng employer niya. Yes po, ma'am. Sabi ko, o pag Amala naman, ma'am, hindi po pauwin si worker na wala, hindi po makukuha lahat ng sahod, ma'am. Yun. So, November, partner, uuwi na itong si Sobay na. November, salamat so isang buwan na lang mag-aantay niya at iipunin pa kasi yung sweldo niya. And besides, wala pa naman kasing biyahe talaga ngayon. So, pero ipapabook na daw siya nung kanyang, yung agency doon, yung counterpart agency. At siguradong makukuha yung sweldo. Yun. At biniverify natin kay Ate Dang yan, at si Ate Dang pinatawag natin siya kay Subay na dun sa Kuwait. At tama nga, kinonfirm niya na pumayag naman si Subay na magstay pa hanggang November para makuha lahat ng sweldo at pati yung utang sa kanya para makauwi na siya. Ayan. Partner, meron mga pala akong comment lang dito sa mga employers natin dito. Yes. Sa totoo lang, partner, bigyan na lang kapwa-tao na lang. Okay. Hindi na lang yung puro negosyo. Kasi sa totoo lang, araw-araw tayo nakakatanggap, lalo na ngayon na nagka-pandemya. Ako, napakabigat ng suliranin ng mga Dole at NLRC dahil niya sa mga reklamo. Pero kumbaga para wag na lang natin patagalin, siguro naman kahit papano, meron naman tayong kahit papano kapwa-tao na lang na nalalabi sa ating mga puso. Kasi kung hindi tayo magtutulungan at mag-aaway-aaway pa natin, mag-aaway pa tayo tungkol dito. Hmm. Wala. Walang mangyayari. Yan. At sana ay nakikinig sa atin yung mga employer. No? Na sana. At saka sa mga OFW natin, ha, sana matuto kayo next time kung kayo ay abroad, at trabaho abroad. Kung yes. Kayo ay aapihin, ay pwede na kayo magpa-rescue pa agad. Yun. Tama po. Right. So yan. Papalo pa rin muna namin ito, ha. Hopefully by November, nakauwi na dito sa bansa si Sobay na Miss Gar, ating kababayan. All right, partner. Salamat ha doon sa agency pala, ha, sa Fila International Agency kay Grace Balupan doon sa pagsagot. Kasi nung tayo na tumawag, sumagot eh. Nung sila dang din sa dito sumasagot ito. Hindi siguro. All right. Ako, tapos na oras natin, partner, ha. Happy elderly ulit. Happy day sa lolo't lola. Saludo sa mga elderly. Good day. Have fun. Diba? Have fun. Yeah. Ayan. Have fun. Maraming salamat po sa inyong ginawang pagsubaybay ho sa amin. Bukas po ulit. Hopefully kasama na natin si Kuya, ang ating Kuya ng Bayan. Kasi hanggang bukas pa rin naman ay elderly week pa rin. Week nga eh. Week nga. At sana nga bukas kasama natin siya. Diba? Ayan. Okay. Alright. Maraming salamat po sa inyong pinapagsubaybay. Ako po si Aline Carrer. At ako naman po si Bon Tulfo ang nagsasabing, ika nga ni Panginoong Hesukristo, ano man ang iyong ginagawa sa iyong kapatid, ay siya rin ginagawa mo sa akin. Pinoy, mabuhay ka. Mabuhay ka. Bye! Tagapagtanggol ang nabi, ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isang bungo kay Tulfo siyang bahalang bumanti, ang mga mapangabuso ay lahat tumutubi. Tulfo, tagapagtanggol ang nabi, ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isang bungo kay Tulfo siyang bahalang bumanti, ang mga mapangabuso ay lahat tumutubi. Sinimulan ni Ate Aline at ni Kuya Mon, programa na binuo nilang dalawang noon. Mga krimen at anumalya ay lahat paon. Walang witness, lahat na so we never acted like a goon. To ang unang sumbungan na bayan, di mo na kailangan kung mag-alilangan. Handa
sa tama at wala sa kamali. At siya ang nagsitig kamay na pwedeng-pwede hawakan na wala na sandali. At muling nagbabalik, isinama ang anak sa pwersa na parang hindi pinapakilala ang kanyang anak na malupit. Bold Bulfo ang pangalan, siya ang bago nating kakampi. Bold Bulfo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isang kung okay, Bulfo siyang bahalang kumanti. Ang mga magpangpabuso ay lahat tumutubi. Bulfo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isang kung okay, Bulfo siyang bahalang kumanti. Ang mga magpangpabuso ay lahat tumutubi. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily